kilalang singer-actress, kailangang maoperahan agad dahil sa malala nitong sakit. Ang masaklap ay walang sapat na finansyal para sa pangpa-ospital ang naturang actress-singer. Kaya humihingi na ito ng tulong mula sa kanyang mga taga-suporta at kakilala. Malagyang pagbabalik, ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as... Nananawagan ng tulong pinansyal ang mang-aawit na si Michelle Ayalde upang matugunan ang kanyang gastusin para sa kanyang nalalapit na operasyon sa lapay o pancreas. Sa isang Facebook post, sinabi ng singer na kilala bilang boses ng theme song ng Kapamilya Fantasy Anthology na Once Upon a Time na kailangan niyang makalikom ng 300,000 piso para sa kanyang operasyon. Needed 300,000 more or less for my surgery. My pancreas is still inflamed. That's why we cannot do the operation yet. Paliwanag ni Michelle sa kanyang post. Bagamat hindi na ito nakikita sa kanyang post, ibinahagi naman ito ng kaibigan at kapwa singer niya na si Brennan Espartenes. Gaya ni Michelle, sumikat din si Brennan noong 90s at napabilang sa programang Sineskwela kung saan ginampanan niya si Agatom. Asking for prayers and help for a friend. Kindly share this on your timeline so we may get as much help as we can, saad pa ni Brennan. Kinakailangan umano ni Michelle na lumapit pa sa iba pang mga doctors dahil hindi na niya kinaya ang sakit. Was referred to additional doctors, neurosurgeon due to my abnormal cardiologist and anesthesiologist for severe pain na hindi ako makatulog kahapon, saad niya. Maliban sa tulong pinansyal, humihingi din si Michelle ng dasal sa kanyang mga taga-suporta. If it is not too much to ask, I badly need your prayers and financial assistance, sambit pa niya. Sa isa namang Facebook post, ibinahagi ni Michelle na umabot sa 68,000 pesos ang nalaga sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Ang hirap, uhaw na uhaw ka, hindi ka makainom, ang sakit ng tiyan ko, kahit may painkillers, tapos yung gastos pa ubos agad. 68,000, wala pa isang araw? Lord, tulong naman, sakit-sakit na. Samantala, nakilala din si Michelle bilang boses ng Tagalog version ng Ni Yao Di mula sa hit Taiwanese series na Meet Your Garden. Dahil dito, nakilala pa siya sa iba pang bansa sa Southeast Asia gaya ng Malaysia. Magka-batch sa Star Magic sina Michelle Ayalde at dating kapamilya star na si Bea Alonzo. Taong 2016 naman nang i-release ni Michelle ang kanyang unang album sa labas ng Pilipinas. Si Michelle Ayalde ay ipinanganak noong September 21, 1985. Siya ay 35 years old na ngayong taon. Siya ay ipinanganak sa bansa ng United States of America. Ang pancreatitis ang tawag sa pamamaga ng pancreas o lapay kung tawagin sa atin sa Filipino. Ang lapay ay isang mahaba at manipis na gland na nakatago sa likod ng itaas na bahagi ng tiyan. Ang lapay ay gumagawa ng enzymes o chemicals na nagpapagana sa paglusaw ng ating kinakain at gumagawa rin ito ng hormones o mga kimikal na siyang namamahala kung paano gamitin ng ating katawan ang glucose o asukal. Ang pancreatitis ay maaaring mangyari ng biglaan at tumatagal lamang ng ilang araw. Acute pancreatitis ang tawag dito. O kaya naman, nangyayari ito sa loob ng mahabang panahon. Ito ay tinatawag na chronic pancreatitis. Sa Amerika, tinatayong 80,000 case ng pancreatitis ang naitala. Isa sa bawat 3,400 people ang nagkakaroon nito. At sa 80,000 na case, mayroong 20% na malubha ang klase ng pancreatitis. May ibang kaso ng pancreatitis ang nawawala lamang kahit walang ilapat na lunas.
Ngunit ang iba naman ay napapalubha na maaaring kumitil ng kanilang buhay. Ang pancreatitis ay nagaganap kapag ang chemicals sa paglusaw ng pagkain na ginagawa buhat sa lapay ay nagiging aktibo kahit nasa loob pa ito ng lapay na nagre-resulta sa pinsala direkta sa lapay mismo. Sa normal na digestion o pagtunaw ng pagkain, ang hindi aktibo ng pancreatic enzymes ay dumadaan sa ducts sa lapay at tumutungo sa maliit na bituka, kung saan ang enzymes ay nagiging aktibo upang makatulong sa digestion. Sa pancreatitis, ang enzymes na ito ay nagiging aktibo kahit nasa loob pa ito ng lapay. Kaya naman, naiirita nito ang cells ng lapay at nagre-resulta sa pamamaga nito at nagdudulot ng mga sintomas ng pancreatitis. Maraming mga dahilan ang pagkakaroon ng pancreatitis. Ang mga ito ay ang bisyo sa pag-inom ng alak o alkohol, bato sa apdo, operasyon sa tiyan, ilang mga medikasyon, paninigarilyo, cystic fibrosis, pagkakaroon ng kapamilyang may pancreatitis na mataas ng level ng calcium. Ang paglunas sa pancreatitis ay nangangailangan ng hospitalization. Ang mga inisyal na gagawin upang pigilang mamaga pa ang lapay ay mga ito: fasting o hindi ka muna papainumin o pakakainin ng kahit na ano sa loob ng ilang araw upang mabigyan ng panahon ang lapay na makapagpapahinga. Sa sandaling naka-recover na ang lapay sa pamamaga, maaari ka nang simulang painumin ng walang kulay na mga inumin. O kaya'y matatabang na mga pagkain, sa loob pa ng ilang araw, maaari ka nang pakainin kagaya ng dati. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang ma-notify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang I button sa videong ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panoorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.